pagsisisi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Sa labas. Bakit ang iingay ng mga alaga at manok? Si Bantay din. Alulong ng alulong. Bakit kaya? Iingay, hindi ako makatulog. Ay, teka. Wait ako sa labas. Siguradong magnanako na naman nyo ng mga alaga at manok. Makabago na nga muna. Saan ko ba nailagay ang itak ko? Sa likod ng pinto. Kumanda sa akin ang magnanako na yun. Nakakailang beses na akong nananakawan ng mga manok. Sa pagkakataong ito, hindi ko na yun nahahayaan. Lintik na. Mukhang mahuhuli ko sa aktong magnanako na yun.
Dago talaga sa akin kung sino man siya. Hoy! Anong ginagawa mo sa alaga kong manok? Bitiwan mo yan, kundi tatagayin kita! Panginoon ko, bampira ba yung nakita ko na umatag sa mga alaga kong manok? Buti naman, Serge, at napagpasyahan mong dumalaw dito sa probinsya. Medyo stress po kasi ako sa trabaho ko dun sa Maynila. Kaya nag-file muna ako ng leave ng 10 days. Napili ko po dito sa probinsya kasi maliwalas dito sa kasariwang simoy ng hangin. Ay, tama yun. Maganda talagang manirahan dito sa probinsya. Lalo na sa bukid. Ay, siya nga pala. Saan ka ba nanunuluyan ngayon? Kay Tita Coring po. Siya po kasi yung alam ko nakatira dito sa Barangay Sangre. Kanina ko lang po nalaman kay Tita na dito rin pala kayo nakatira, kaya dinala ko kayo kaagad. Ay, sandali lang, Sarge. May kumakatok sa pinto. Ako na po magbubukas, Tita. Alipura, magandang hapon sa inyo. Ay, Kapitana Maria! Ano pong sadya nyo sa amin? Ay, kasama ko yung ilang tanod ng barangay. Eh, gusto namin kayong balaan dun sa kumakalat na aswang sa ating barangay. Ano? Aswang? Oo. Talaga? Naniniwala po kayo sa aswang? Ay, hindi ako nagbibiro. Kagabi nga, yung babuya ni Aling Petra at yung mga alagang manok ni Manggoryo, dinalin ang aswang. Ganun ba? Ay, nakakatakot naman yan. Ngayon lang nangyari na may umatakeng aswang sa barangay natin. Ay, Aling Pura, wala man kayong alagang hayop sa paligid, pero mabuting mag-ingat kayo, ano? Hindi natin alam, baka tao na yung atakihin niya sa susunod. Ay, sige, Kapitana Maria, mag-iingat ako. Maghahanap na rin ako ng mga bagay na pwede kong ipangontra sa aswang. Sayang tambok sa linggong ito, sa isa na namang gabi ng Lagim. Ay, sabi ng kapatid kong si Suling, magbabakasyon daw ang anak niya dito sa probinsya. Eh, ano na kayang itsura ni Vlad? Yung huling pagkikita namin, 12 anyos pa lang siya. Oh, ayan, tamang-tama. Tamang-tama ang pagdating ni Vlad, nakahain na yung hapunan. Ano oras kaya darating yung pamangkin kong yun? Ay, ha? Diyos ko po. Ano yun? Parang may tao sa bubong. Ay, baka may magnanakaw. Ay, nako. Subukan lang niya akong nakawan. Hindi ko siya sasantuhin. Teka, nasan ba yung kutsilyo ko dito? Ay, ayun. Eh, eto. Ay, may kumakatok. Teka, sino kaya yun? Masilip nga sa bintana. Teka, parang wala namang tao. May nanloloko na naman siguro. Yan ang mahirap pag walang gate ang bahay. Oh, ayun na naman. Ay, buwisi talaga. Ang lakas mang trip ng taong ito. Humanda ka sa akin. Wala namang tao. Hoy! Kung sino ka man,
Kung wala kang magawa sa buhay mo, huwag kang manloko! Hindi ako natatakot sa'yo! Hindi kita uurungan! Tita Pura. Ay! Sino ka? Si Vladimir po. Vladimir naman! Nandiyan ka lang pala eh! Tinakot mo naman ako! Mano po, tita? Ay, kawaan ka ng Diyos. Teka, kanina pagsilip ko sa bintana, wala ka pa dyan. Bakit bigla ka nalang sumusulpot? Saan ka nagtago? Pasensya na po uli. Ay, Vlad, sa susunod, huwag mo nang uulitin yun, ha? Abay, atakayin ako sa puso niyan sa'yo, eh! Eh, teka, huwag mo sabihin sa akin na ikaw rin yung naglalakad sa bubong? Hindi po. Pusa lang po yun. Nakita ko kanina. Ay, laki namang pusa nun. Ay, nako. Halika, halika. Tuloy ka. Kanina pa kita hinihintay. O, ngayong may nananalasang aswang sa ating lugar, kaya magpapatrolya tayo magdamag para mahuli yung salary na may merwisyo sa mga kapitbahay natin. Mahirap yun. Huwag tayong matakot. Sakali mang aswang yung nilalang na yon, meron tayong mga pangontra laban sa kanya. Pag pinagsama-sama natin ang ating mga tapang, kaya nating mapatay ang aswang. Okay, kailangan magapi natin ang aswang bago pa makapaminsala ulit sa atin. Ay, bakit namang ginabi ka sa pagpunta rito, Vlad? Ang totoo po niyan, kapon pa ako nakarating dito sa Barangay Sangre. Ay, ganun ba? Eh, bakit hindi ka pumunta agad dito? Gabi na ako kasi. At saka, hahanapin ko pa yung bahay niyo. Doon muna ako natulog sa waiting shed, malapit doon sa simbahan. Ganun ba? Oy, siya nga pala. Alam mo ba, dumating din kahapon ng pinsan mong si Serge? Doon naman siya nanunuluyang kinakuring. Talaga po? Oo. Buti naman kung ganun. Sina Grace at Oleg, kumusta na po sila? Nasa Maynila sila ngayon, nagtatrabaho. Si Grace, cashier sa mall. Si Oleg naman, barista. Eh ikaw, kumusta naman kayo doon sa Zamboanga? Nag-resign po ako sa aking trabaho sa Zamboanga. Magbabakasakali ako na makahanap ng bagong trabaho dito sa Cavite. Oh, dito ka na ba titira sa Cavite? Opo. Baka tumagal pa po ako sa paninirahan dito. Nag-away na naman po kami ni Itay. Pinalayas na naman po niya ako. Ay. Alam niyo naman si Itay ba? Bata pa lang ako. Galit na sa akin. Pero huwag kayo mag-alala, tita. Pansamantala lamang ako rito. Kapag nakapagtrabaho ako uli, maghahanap din po ako ng bagong matitirahan. At habang nandito po ako sa inyo, makakaasa po kayo na hindi ako magiging papikat sa inyo. Ayos lang sa akin kahit dito ka na tumira. Eh, pamangkin naman kita eh. At saka, ako na lang mag-isa dito sa bahay. Ay, tara, kumain na tayo. Ay, bakit hindi ka pa kumakain? May naamoy po akong bawang sa diniguan. Bawang? Siyempre, iho. Ginamit ko ang bawang sa pagluluto. Tita, allergic po ako sa bawang. Ay, ganun ba? Opa. Baka kaiba ka, ha? Ngayon lang ako nakarinig na taong allergic sa bawang. Eh, pasensya ka na. Hindi ko alam na allergic ka pala sa bawang. Ayos lang yan, tita. Ay. Bakit po kayo natitikilan? Eh, yung mga aso ng kapitbahay. Ngayon ko lang sila narinig na umaalulong ng ganyan. Natatakot po ba kayo? Natatakot? Ay, hindi ah. Bakit naman ako matatakot? Ang alam ko, kapag ganyan ang alulong ng aso, may aswang, o di kaya may bampira sa paligid. Alam mo ba kagabi, meron daw umataking... Ay, naku. Hindi ako nagpapapaniwala sa aswang at sa bampira. Nakugutom lang ang mga asong yan, kaya umaalulong.
Tama pala ang dating ko dito sa inyo, tita. Ah. At least, hindi kayo nag-iisa. At may magtatanggol sa inyo kung sakaling may umatakeng aswang o bampira dito sa bahay ninyo. Kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Nakakatakot naman dito. Lang mag-isang inatasan sa lugar nito. Paano kung nandi dito pala yung aswang? Ano pa laban ang batutang hawak ko? Oh, may kumakalus ko sa talay ba? Sino yan? Kapitana Maria? Berto? Anjo? Tinay? Kayo ba yan? Kung sino ko man, hindi ako natatakot sa'yo. Oh! Lumayo ka sa'kin! Gusto ko ng dugo! Naiwang dugo! Binaw, kalpa lang ang binaw! Ano nangyari sa'yo, binaw? Kapitana! Sino yung nakita mo? Aswang ba? Kapitana Maria! Ha? Nakita ko yung halimaw! Ano ang tsura niya? Hindi ko maaninan kasi matilip na ka. Nakasuot siya ng uti. Ha? Pero nakakatakot ang boses niya. At kita ko yung pagin niya! Ay, oo! Alayan niyo si Bino! Dadali natin siya sa barangay hawal! Kapitana! Wag! Lumayo ka sa akin! Wag! 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 Diyos ko! Palaginip lang pala! May kumakalus ko sa labas ng bahay ko. At saka, bakit alulong ng alulong yung mga aso ng kapitbahay? Ang ingay! Paano ako makakatulog nito? Sandali. Parang may nakikita akong anino na nakatayo sa labas ng bintana. Kailangan ko makita kung sino siya. Hindi ako natatakot kahit aswang pang makita ko. Sino ka? Tito Pura, ako lang ito. Halintik, ikaw lang pala, Vlad! Ay, nako! Buksan nga itong bintana! Hoy! Ano bang ginagawa mo dyan sa labas? May muntik na ako matakot sa'yo! Ipapahingin lang po. Pagpapahangin ang alas tres sa madaling araw? At saka bakit hindi ka pa matulog? Nagugutom kasi ako eh. Kaya bumangon ako. Kaso wala akong mahanap na pagkain kaya... Nagpahangin na lamang ako. Pwede ba, Vlad? Huwag mo nang uulitin to, ha? May atakihin ako sa puso ng dahil sa'yo. May bampira sa lugar niyo, tita. Ha? Anong sabi mo? Bampira? Nararamdaman ko po na parang nagmamasage sa atin. Ay, nako! Huwag ka na nga manakot pa dyan. Halika na dito. Pumasok ka na sa loob. Opo, tita. Ay... Kaya siguro siya pinalayas ng tatay niya. Kasi napaka-weirdong tao niya. Ay, nako!
tampo sa linggong ito. Sa isa na namang gabi ng lagi. Vlad, sasama ka ba sa akin sa palengke? Opo, Tita Pura. Sandali lang po, magbibihis lang po. Eh, sige pa, Mangke. Nihintayin kita. Aling Pura. Ay, Kapitana. Kumusta na kayo? Hindi ba kayo nakaramdam ng kakaiba kagabi? Eh, hindi naman. Teka, umatake na naman ba yung aswang kagabi? Oo. Munting na nga niya saktan yung isang tanod, si Bino. Ha? Eh, hindi naman siya sinakta ng aswang, pero takot na takot. Kaya dinala pa rin namin sa ospital. Ganun ba? Oo. Eh kaya nga nagbabahay-bahay ulit kami para nga balaan yung mga kabarangay natin na mag-iingat doon sa gumagalang aswang. Humingi na rin kami ng tulong sa pulisya para magpatrol ya tuwing gabi. At saka magkakaroon din tayo ng curfew hours para na rin yung sa kaligtasan ng lahat. Kaya hanggang anong oras ba ang curfew? Alas 8 ng gabi, kailangan wala ng tao sa labas. Tita Pura. Ay, sino yan, Pura? Aling Pura? Pamangkin ko, si Vlad. Galing pa siya ng Sambuanga. Kailan pa siya dumating dito sa Barangay Sangre? Noong isang gabi. Bakit? Noong isang gabi? Ibig sabihin, dumating ka noong eksaktong nanalasang aswang sa lugar namin? Oy, baka naman pagbintangan mo ang pamangkin ko, ha? Wala kaming lahing aswang. Ay, hindi naman ako nagbibintang. Pero nagtataka lang ako sa pamangkin mo. Ang init-init ng panahon, pero nakasuot ng makapal na hoodie, nakashades pa. Oy, ganyan lang talaga ang pormahan niya. Ikaw naman. Halika na, tita. Balisa po tayo para mamalengke. Sigurado maraming tao doon sa mga oras na ito. Kandado niyo na, Pinto. Ay, sige, Kapitana. Aalis na kami ng pamangkin ko, ha? Balitaan mo na lang ulit kami pag nahuli niyo na yung aswang. Magandang umaga po. Kapitana Maria, tama po ba? Oo. Ikaw, di ba yung pamangkin din ni Aling Pura? Oo. Eh, ano po bang balita dun sa aswang? Nahuli na po ba? Naku eh, hindi pa rin nahuhuli hanggang ngayon. Muntik na nga niya saktan yung isang tanod namin eh. Kaya nga eto, kasama ng mga tanod ko eh, nagbabahay-bahay kami para balaan yung mga kabarangay namin na mag-ingat. Tama. At saka, magkakaroon tayo ng curfew. Oo, alas 8 ng gabi. Kailangan nasa bahay ng lahat. Ang nasa labas na lang eh, mga tanod at pulis. Ganun po ba? Oo. Sige ho. Kailan ka pala pumunta dito sa Barangay Sangre? Noong isang araw lang po. Oo. Kasabay mo palang dumating yung pinsan mong weirdo. Vlad yung pangalan? Oo. Magpinsan nga po kami at medyo weirdo nga po yun. Eh, hindi sa pinagbibintangan ko kayo, ano. Pero simula nung dumating kayo nung pinsan mo, nagkaroon na kami ng problema sa aswang. Baka naman... Hindi po kami aswang ni Vlad. Tsaka, bakit niyo naman po naisip ng mga aswang kami? Eh, kayo lang kasi yung bagong salta dito sa Barangay Sangre. Ay, oo nga, kung sa bagay. Wala man sa itsura mo yung magiging aswang, ano? Talaga ho. Eh, para mawala yung pagdududa niyo sa akin, gusto niyo po, simula mamayang gabi, mag-volunteer ako para huntingin yung aswang. Sasama ako sa mga tanod niyo. Aba, eh, tamang dama. Kulang nga kami sa tanod ngayon eh, kasi nga yung isa inatake ng aswang kagabi. Mukhang matagal pa makaka-recover yon. Oy, sige! Ipapaayos ko agad kay Kagawad Minda yung volunteer ID mo, no? Ano nga pangalan mo? Serge po, Kapitana. Sige. Isulat mo rin dito yung buong mong pangalan at contact number. Mamaya eh, babalik ako para ibigay sa iyo ang iyong volunteer ID, ano? Oo, sige po. Okay. Ihintayin ko po yan. Vlad, huwag ka nang lalabas ng bahay ngayong gabi. Bukod sa may curfew, baka mabiktima ka pa ng gumagalang aswang. Opo, Tita Pura. Matulog ka na, ha, pamangkin.
bilog ang buwan ngayong gabi. Kaya ganitong nararamdam ako. Nagugutom ako. Gusto ko sana itong pigilan pero hindi pwede. Kailangan kong lumabas mamayang alas 12 ng ating gabi para maghanap ng pagkain. Kailangan ko ng sariwang dugo. Kasaysayang tampok sa linggong ito. Sa isa na namang gabi ng lagim. Ay, ang dilim talaga ng mga kalsada sa sitio namin. Mga postingan ng ilaw, sira naman ng karamihan. Ay, nako. Wala na talagang asenso tong lugar namin. Uy, teka. Parang pinagmamatsyag sa akin. Ay, nako. Bibilisan ko na nga ang paglalakad. Ay, Diyos ko po. Sinusundan yata ako. Ay, teka. Bakit ba ako matatakot? Malingon nga. Mukhang wala namang tao. Ay, Diyos ko po. Umaalulong na naman yung aso. Tita. Diyos ko! Vladimir naman! Kinukulat mo naman ako! Gusto mo ba akong patayin sa sakit sa puso, ha? Pasensya na po, tita. Eh, anong ginagawa mo rito? Alam ko kasi gagabihin kayo kaya naisip kong sunduin kayo dito. Nag-alala kasi ako sa inyo. Baka may mangyaring masama sa inyo. Ay. Ngayong 10 oras ng gabi. Nagkalat pa naman ang mga masasamang elemento sa paligid. Buti naman at naisipan mo akong sunduin. Alam mo kasi, kanina pa ako kinakabahan sa pag-uwi. Sinabayan pa ng mga alulong ng aso. Tayo na, tita. Ay, halika na. Muwi na tayo. Aling Pura! Oh. Ay! Vlad, sinakap at saka yung mga tanod niya. Kapitana! Hoy, anong ginagawa niyo pa rito? Gabing-gabing na ah! Galing kasi ako sa Maynila. Dinalaw ko doon ang mga anak ko. Eh, traffic pa uwi, kaya ginabi ako. Ay, ganun ba? Oo. Umaalulong na naman yung mga aso. Baka nasa paligid lang yung aswang. Umatake na naman ba yung aswang? I mean, natagpuan na namang mga patay na hayop kagabi. Mahigit isang linggo ng ganyan ah. Eh, sana mahuli na yan para matahimik na ulit ang barangay natin. Ay, alam mo ba, yung pamangkin mong si Serge, oh. Kasama na namin ngayon sa pagroronda tuwing gabi. Talaga? Oo. Ay, mabuti naman kung ganon. Nasaan ba siya? Nasaan siya ngayon? Ay, naka-assign siya doon sa kabilang kalye. Malapit doon sa nyugan. Ang tapang nga niya. Siya lang mag-isang rumoronda doon. Uy, nako. Baka atakihin siya ng aswang doon. Eh, sige. Umuwi na agad kayo ng pamangkin mo. Baka atakihin kayo ng aswang. Siya nga pala, Kap. Paano po ba pinatay ng mga aswang yung hayop? Ah. Uy, nakuha ba ang katawan nila? Kinain ba ang mga lamang loob nila? Hindi naman winakwak ang katawan ng mga hayop para kunin yung laman loob. Pero napansin namin, may sugot sa leeg yung mga hayop. Eh halatang kinagat. Kung ganun, hindi aswang ang umaatake, kundi bampira. Bampira? Ang aswang, dugo at laman loob ang punteriya sa biktima. Eh, kay aswang o bampira man yan, di na mahalaga yon. Ang mahalaga, mahuli nyo ang salarin. Ay, sige na, Kapitana. Uuwi na kami nitong pamangkin ko. Sige, Aling Pura. Ay, mag-iingat kayo. Ingat na kayo. Huwag sana kayong atakihin ng bampira.
Tita Pura, paano kung totoo po na may vampirang umaaligid sa sitio natin? Bakit, iho? Ikaw ba yung vampirang tinutukoy nila? Kaya talaga, tita. Bakit nyo naman nasabi yan? Akala mo siguro hindi ko alam na lumalabas ka ng bahay kapag madaling araw. Gising pa kayo nun? Eh, minsan kasi nagigising ako sa mga kaluskos. Eh, teka. Bakit ka nga ba talaga lumalabas? Huwag mo sabihin sa akin na nagpapahangin ka lang. Paano kung sabihin ko sa inyo na akong tinutukoy nila? Seryoso ka? Joke lang po, tita. Ay. Hindi ako bampira. Talaga? Bilisan na natin. Baka maabutan pa tayo ng bampira. Kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya pigilan. Kailangan kumain ulit. Vlad, pwede bang pumasok sa loob ng kwarto mo? Iho, nasaan ka na ba? Wala na naman siya sa kwarto. Sana naman kaya nagpuntang lalaking yun? Gabi na. Nakukuha pa niya maglakwat siya ng ganitong oras. Oh. Vlad, ikaw ba yan? Ay, ito na naman yung mga yabag ng kung ano sa bubong. Vlad, ano ka ba? Ikaw ba yan? Pakiusap naman, huwag mo naman akong takutin, oh. Ay, teka. Baka may pumapanik na naakyat bahay. Ay, nasa na ba yung baseball bat ni Vlad? Ay, ayun. Teka. Bakit nga pala merong mga takip na tela itong salamin? Ano na naman kaya ang trip nitong pamangkin ko? Minsan talaga nawiwerdohan na ako sa batang to. Ay! Ay, Diyos ko po. Ay, sadali. Parang may... Ay, matignan nga itong ilalim ng kama. Ay, bakit nandito dito itong mga pinaggamitang damit ni Vlad? Bakit hindi niya nilagay sa basket ng mga labada? Ah, teka. Ah, Diyos ko! Bakit may mga bahin ito ng tugo? Ay, nahulog. Ano kaya to? Kutsilyo? Bakit may bahid ng dugo itong kutsilyo? Ah, Diyos ko! Ano bang nangyayari sa pamangkin ko? Ah! Ay, Diyos ko! Di kaya si Vlad ang... Tita! Ah! Diyos ko! Lumayo ka sa akin! Tita, kuminahon ka. Ako lang ito. Vlad! Saan ka nang galing? Alam ko pagpasok ko sa kwarto, wala ka. Saan ka, lumusot? Bakit bigla ka nalang lumitaw? At saka, ano ito? Bakit may mga dugo itong damit? Tita Pura. At saka, ano rin itong kutsilyo na to, ha? Bakit may bahid to ng dugo? Vlad, umamin ka nga. Ano bang nangyayari sa'yo? Ano bang ginagawa mo tuwing gabi? Tita, huwag niyong sabihin sa akin na pinagbibintangan niyo ako.
na ako yung gumagalang vampira sa lugar natin. Ayan, ayan. Ikaw na mismo ang nagsabi niyan. Ano? Ikaw nga ba? Ano, Vladimir? Sumagot ka! Ikaw ba yung sinasabi nilang vampira na nananalasa sa lugar natin? Ano? Sumagot ka! Diyos ko, nabagsak yung picture frame ng mahal na birhen! Oh, Diyos ko! Diyos ko! Anong gagawin niyo, tita? Huwag niyo na pong damputin niyan, baka masugatan lang kayo. Aray ko, nasugatan ako. Aray, Vlad, may bimpo ka pa dyan? Pahiram nga muna. Ito, ito ang bimpo. Ay, ang sakit. Nagdudugo ang kamay ko. Pakikuha mo nga muna yung first aid sa kwarto ko. Gagamutin ko lang itong sugat ko. Bilis! Opo. Bakit natigilan ka dyan? Sabi ko, pakikuha yung first aid sa kwarto ko. Ay, teka! Vlad, saan ka pupunta? Lalabas lang po ako. Lalabas? Ay, bakit? Anong gagawin mo sa labas? Vlad! Ano bang nangyayari sa'yo? Vladimir! Huwag kang umalis! Bumalik ka rito! Vlad! Kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Ay, nasa na kaya si Vlad? Nagpunta ang pamangkin ko. Oh, Diyos ko. Ano bang nangyayari sa kanya? Tulungan niyo po sana ako, Diyos ko. Oh, ano yun? Vlad! Ikaw ba yan? Oh, pakiusap naman, no. Huwag mo naman akong takutin. Huwag mo naman sanang gawin ito sa akin. Tiyahin mo ako! Vlad, tama na! Ay, Diyos ko! Vladimir, pakiusap! Teka. Parang may narinig akong kambing. Eh, teka. Masundan nga yung ingay. Naginip ba ako? Hindi pwede ito! Ang pamangkin ko! Vampira! Ang pamangkin ko! Tito Pura. Vlad! Saan ka ba galing? Bakit ang dumi ng suot mo? At saka, bakit wala kang suot na damit pang itaas? Nadumihan po yung damit ko. Ha? Pupunta na po ako sa kusina para laban itong damit. Akin na yan! Akin na yan! Akin na yung damit mo. Ako na maglalaba. Hindi na, tita. Kaya ko na laban itong magsa. Ha? Ay! Ano gagawin ko sa pamangkin ko? Gusto ko siyang paalisin na dito sa bahay, pero natatakot ako sabihin niyo sa kanya. Baka saktan niya ako. Baka patayin niya ako. Ah, Diyos ko, tulungan mo po ako. Paano mawawala ang diablo sa bahay ko? Sayang tampok
linggong ito, sa isa na namang Gabi ng Tita po. Serge! Buti naman at dumating ka na. Kanina pa kita hinihintay. Na-receive ko yung message niyo sa messenger. Gusto niyo, tumira ako dito sa bahay niyo pansamantala habang nagbabakasyon ako. Eto, dinala ko na po yung mga gamit ko. Masasamahan ko na kayo, tita. Halika, pumasok ka. Salamat naman. Kahit papano, meron na magtatanggol sa akin. Pero, curious lang po ako. Bakit po pala kayo natatakot? Dahil ba sa bampirang kumakalat sa lugar natin? Kasama niya naman po si Vlad. Si Vlad? Siya ang bampira. Ho? Serge, hindi na siya ang pinsan mo. Teka, paano naman po kayo nakakasiguro na si Vlad yung bampirang nag-ahasik ng lagim sa Barangay Sangre? Kitang-kita ng dalawang mata ko na sinisip-sip niya yung dugo ng kawawang kambing na alaga ng kapitbahay. Talaga po? Oo! Anong gagawin natin? Kailangan ba nating patayin si Vlad? Manggoryo, nandyan po ba kayo? Manggoryo! Diyos ko po. Biglang bumukas ang pinto. Manggoryo! Nandyan po ba kayo? Papasok na po ako, ha? Manggoryo! Diyos ko po! Manggoryo! Huwag niyo naman po akong takutin! Pura! Ay! Diyos ko! Ikaw talaga kahit kailan. Matatakutin ka. Manggoryo naman eh. Nananakot ka pa. Atakayin ako sa inyo sa puso eh. Pagpasensya mo na ako. Teka, napanood mo na ba yung balita kanina? Oh, sikap talaga. Pinapunta pa niya rito yung pamangkin niyang taga-media para ibalita na may kumakalat na aswang dito sa lugar natin. Kaso ang sabi sa balita, sa buong indang daw na nanlalasa yung aswang. Biruin mo, nadagdagan yung balita. Hindi naman aswang yung gumagala dito sa lugar natin. Kundi vampira daw. Oo, tama ka. Vampira nga yung kumakalat. Kapag aswang kasi, kadalasan ang mga biktima niyan wakwak ang katawan at kinuhang mga laman loob na tulad ng puso. Ang vampira, walang winawakwak sa katawan ng biktima kundi sumisip-sip lang siya ng dugo. Yung mga nabibiktimang hayop sa lugar natin, sinisip-sipan lang ng dugo sa leeg kaya malamang vampira yung nananalasa sa atin. Kaya ako pumunta sa inyo para humingi sana ng tulong. Tulong? Oo, isa kayong magaling na albularyo at marami kayong alam tungkol sa mga hindi pangkaraniwang nilalang. Ano bang gusto mong malaman? Paano ba malalaman kung ang isang tao, vampira? Madali mong malaman kapag ang isang nilalang vampira. Una, ha? Takot yan sa liwanag. Pangalawa, takot sila sa bawang. Ayaw sa amoy nito. Pangatlo, takot din silang humarap sa salamin. Bakit? Wala silang refleksyon sa salamin. Parang si Vlad. Mabibilis kumilos sa mga vampira at kaya nilang magbagong anyo sa kahit anong hayop katulad ng paniki at daga. Teka, paano naman matatalo ang mga vampira? Kung ano yung mga kinatatakutan nila, yun ang ipanlaban mo sa kanila. Dalhin mo sila sa liwanag, bigyan mo sila ng bawang, iharap mo sila sa salamin. Saksakin mo sila ng anumang matulis na bagay na gawa sa pilak. Teka muna, Pura.
Bakit ka naman naging interesado sa mga vampira, ha? Eh, gusto ko lang maging handa sakaling atakihin ako ng vampira sa bahay ko. Mm-hmm. Alam ko kung paano ko didepensahan ang sarili ko laban sa kanya. Ay, ang lakas ng ulan sa labas. Wala pang ilaw. Ano ba yan? Eh, teka, anong oras na ba? 12:00 na ng gabi. Ano kayang oras uuwi si Vlad? Baka si Vlad na ito. Teka, masuot ko na itong kwintas na bawang. Vlad! Nandiyan ka ba? Vlad! Eh, wala namang tao sa labas. Sino kaya yung kumatok sa pinto? Ay, Diyos ko. Ano ba tong takot na nararamdaman ko sa pamangkin ko? May sara na nga tong pinto. Eh! Sino po yung kumatok, tita? Ah! Eh, Vlad! Bakit kayo sumisigaw? Eh, anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok? Di ba nasa labas ka? Nasa labas? Hindi po ako lumalabas. Nasa kwarto lang ako Pero alam kong lumabas ka. Kaninang 6:00 ng gabi pa ako bumalik dito. Hindi. Imposible. Chinek ko yung kwarto mo kaninang 7:00. Walang tao. Sigurado po kayong na-check ninyo ang buong kwarto? Na-check nyo ba ang ilalim ng kama? Anong ginagawa mo doon sa ilalim ng kama? Wala lang. Trip ko lang kung matulog sa ilalim ng kama. Ano? Alam mo, sumusobra ka na. Palagi mo na lang akong tinatakot. Hindi ko kayo tinatakot, tita. Pasensya na po kayo. Ay, Vlad, mababaliw na yata talaga ako dahil sa'yo. Yung palang kumakatok kanina, dapat hindi niyo siya pinagbubuksan. Kapag dalawang mababagal na katok, ang sabi, masamang espiritu raw yun. Ay, tama na! Tama na! Ayoko na! Bumalik ka na doon sa Sabuanga! Hindi ko na kaya pang tisin ang mga pananakot mo! Bakit po, tita? Iniisip niyo pa rin na isa akong vampira? Vlad. Kaya pala nagsuot kayo ng kwintas na bawang. Tapos, naglagay pa kayo ng mga salamin sa paligid. Ano, tita? Sa tingin niyo, isa akong vampira? Vladimir! May reflection po ako sa salamin. At maaaring allergic ako sa bawang. Pero hindi po ako natatakot na hipuin ang mga yan. At kung hindi ako lumalabas ng bahay kapag maaraw, dahil sa masyadong sensitive ang balat ko, at kailangan ko pang mag-sunscreen, hindi dahil sa vampira ko. Pati ba naman kayo, tita? Pararatangan akong vampira. Isa kang vampira! Huwag mo ako lukohin! Kitang-kita ng dalawang mata ko kung paano mo patayin at sipsipin yung dugo ng kambing na alaga ni Mang Kiko. Kung gano'n, nakita niyo pala yun. O ngayon, ipaliwanag mo sa akin kung ano yung nangyayari sa'yo tuwing gabi. Kung sakaling totoo ang isa kong vampira, tita, ikaihiya niyo rin ba ako katulad ng ginawa sa akin ng mga magulang ko? Kung totoong vampira ka, ibig sabihin, kampon ka ng demonyo! Ganun po bang tingin niyo sa akin? Oo! Kaya bukas ng umaga, lumayas ka na sa pamamahay ko! At huwag na huwag mo akong pagtatangka ang patayin pagkatapos nito kasi nakahanda ako! Kahit na ilabas mo pa yung mga pangil mo, hindi ako natatakot! Maaring ganito ako. Pero tita, hindi po ako masamang tao. Wala akong pinatay na tao. Oy. Sige po. Bigyan niyo lang ako ng isang araw para makapag-impake. Oy. At aalis na ako. Babalik na po ako ng Sampuanga.
natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito. Saysa na namang Gabi ng Lagim! Hindi ako pwede matulog ngayong gabi. Hanggat nandito ang bampira na yun sa bahay ko, hindi mapapanatag ang kalooban ko. Ayun na naman. Vlad! Kung may pinaplano kang masama sa akin, huwag mo nang ituloy. Dahil may hawak akong itak. Hindi ako natatakot sa'yo. Papatayin kita kahit papamangkin kita! Sandali. Masilip nga ang ingay na yun sa labas. Oh, may parang aninong tumatakbo palayo. Siguradong mag-haksik na naman ng Lagim si Vlad. Sa liwang tuko, ang tangi nagpapalakas sa akin. Hanapin niyo yung bampira! Nandito na sila. Sigurado nga, akong hinahanap nila. Kailangan kong makalis na rito. Ano kini-aring pura? Siyang bampira nag-ahasik ng Lagim sa lugar natin. Kito ko. Pero nakilala na nila ako. Hindi na ako makakauwi kay Tito Pura. Vladimir, insan. Serge, ano kinagawa mo rito? Nandito ka ba para isumbong ako kina Kapitana Maria? Mali sila sa pag-uusga sa'yo. Hindi ka isang vampira. Isa ka lamang mortal na sangkinaryo. Sadali, anong ginagawa mo rito? At saka bakit, bakit parang ibang itsura mo? Teka, Serge, kung mo sabihin sa akin na ikaw ang... Gusto mo bang maging totoong vampira, pinsan? Kasaysayang tampok sa linggong ito. Saysa na namang Gabi ng Lagim! Paayo ng bahay ni Aring Pura! Siguradong nasa loob niyan yung vampira niyang pamangkin. Alipura! Alipura! Ilabas mo pamangkin to! Alipura! Buksan mo tong pinto! O gusto mo pero saan kami pumasok diyan sa bahay mo? Ay, Kapitana Maria! Ilabas mo yung vampira mong pamangkin. Wala siya dito! Lumabas siya nang hindi nagpapaalam. Hindi kami naniniwala! Tinatago mo siya! Mga tanod! Palughugin niyo ang buong bahay! Ay, teka! Sadali! Ano ba? Huwag kayong pumasok sa loob ng bahay ko! Trespassing niyang ginagawa ninyo! Marahimik ka dyan, Aling Pura! Ay! Wala! Sabihin mo ka sa akin! Wala na tatago si Vlad! Hindi ko nga alam! Umalis siya kanina! Hindi ko siya napigilan! Hindi ako naniniwala sa iyo! Ay, kaya mga tanod! Hawakan niyo ang mata! Eh! Huwag!
Talang! Talang! Patayin ka namin tulad ng gagawin namin ngayon sa pamangkin mo. Sabi ko na nga ako eh, pamangkin mo yung salot sa lugar natin. Dapat sa katulad niyang vampira pinapatay. Anong gagawin natin? Magpapakita sa atin di akong vampira kung malalaman niyang nasa atin ang kanyang tiyahin. Ha? Kaya ikaw, Pura, siguro vampira ka rin na tulad ng pamangkin mo, ano? Oh, busa na ang bibig ng babae niya. Papatay namin ang pamangkin mo. Tapos kapag naalaman namin na isa ka rin vampira, papatayin ka rin namin. Papa. Hindi ako vampira. Batiwan niyo ako. Batiwan niyo ako, mga hayop kayo. Amay! Gusto mo payatang na nasaktan eh. Ha? Para mapatayin na natin ang salot dito sa lugar. Ano ba? Huwag ka matakot dyan! Para ka naman hindi lalaki. Vampira ka lang din natin eh. Ano ba? Hindi ka ba talaga titigil, Pura? Pura, ano ba? Ano ba yung pumalag? Nandito, tita. Delikadong maglalabas tuwing 10 oras na Vlad, kayo. Vlad, hinahanap ka ng taong bayan. Sikap, bala ka niyang patayin. Ay, Vlad, pinagtangka niya akong patayin kanina. Anong sabi niyo? Mga walang hiya sila. Ano, Vladimir? Umamin ka na sa akin. Isa ka ba talagang vampira? Hindi ako vampira, tita. Siguro, umiinom ako ng dugo. Pero tao ko. Alam niyo kung sinong totoong vampira? Sino? Pura! Vlad! Sino, Kapitana Marie? Umalis na tayo dito! Kasi kung hindi, papatayin nila tayong dalawa! Huwag na kayong tumakas! Napapalibutan na natin kayo! Hayop ka! Anong ginawa mo sa tita ko? Anong ba yan? Dapat sa inyo magkahit, pinapatay! Anong karapatan mong sabihin sa amin yan? Kinagalit mo talaga kung matanda ka. Oh, sige. Lumapit ka sa akin. Maglaban tayong dalawa. Eh, hindi kita uuruan kahit nakapun ka pa ng demonyo. Ay, mga tanod! Tulungan niyo ako patayin ang halimaw na ito! Okay. Ikaw ang halimaw ka! Huwag mong gawin niyan! Tara, tita! Tumakbo na tayo! Bilisan natin! Patayin niyo ang papirang niyo! Huwag niyong kahayaang makatakas! Vlad, hinihingal na ako! Tita, hindi tayo pwede kami ito. Abutan nila tayo! Hindi ko na talaga kaya! Sumpa kayo sa ito. Bumuhatin ko kayo! Sige! Medyang lumulang kita! Anay, kontuhod ko! Ang sakit! Ang sakit! Vlad! Vlad, ano nangyari sa'yo? Wala ito, tita. Kaya mo pa bang tumakbo?
nabalian po yata ako ng buto sa tuhod. Diyos ko! Ang sakit! Kita! Kaya na lang magtago. Sige na! Pero paano ka? Hindi! Hindi kita iiwan! Kapag hindi kayo nagtago, papatayin po nila tayong dalawa. Ako lang naman ang habol nila. Sige na, tita. Tumakas na kayo! Pero bla! Sige na! Tumakas na kayo! Pakiusap! Nakasama! Sila! Diyos ko! Diyos ko! Malapit na sila. Dali na. Iwan nyo na ako rito. Tumakas na kayo. Vlad, tatakas na ako. Pakisabi na lamang po sa mga magulang ko. Lumahal ko sila. Sige na, tita. Paalam. Diyos ko. Diyos ko, maawa po kayo sa pamangkin ko. Ayan. Ito na, vampira. Ayan. Ito na. Ito na, mga kasama. Patayin na natin ang vampirang yan. Pagtapinan na. Pagtapinan na. Kasaysayang tampo sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Ala! Hindi ito ng vampira? Apa mang kinialing pura? Hindi ganun ang itsura ng vampira kapag pinatay. Oras na sinaksak nyo siya sa puso, magiging abo agad siya. Ha? Yung bangkay ni Vlad na nasa morgue, duguan, patunay lamang na isa siyang mortal na tao. Pero kahit na, siya pa rin ang namerwisyo sa barangay natin. Tapos pinagtangkaan niya pa ang buhay ko. Kaya dapat lang siyang managot. Si Aling Pura, huwag niyo siyang saktan. Hindi siya vampira. At tulad natin, hindi rin niya akalain ang magagawa ng pamangkin niya. Okay, sige. Hindi na namin siya pakikialaman. Oh. Pero sa isang kondisyon. Sabihin mo sa kanyang manahimik na lang. Dahil kapag nagsampa pa siya ng kaso laban sa amin, babalikan namin siya. Hi. Nandito na po ako. Salamat, Grace, at tinala mo ako dito sa bahay. Nalulungkot po ako sa nangyari kay Vlad. Ikaw, nasaan ang bangkay niya? Nasa morgue. Pero hindi muna namin binaimbalsa mo hanggat hindi dumarating sina Tito Edwin at Tita Minerva. Nay, tanak po. Huwag na kayong umiyak. Nakukonsensya ako, Grace. Isa rin ako sa humusga noon kay Vladimir. At nung kinukuyog na siya ng taong bayan, hindi ko siya naipagtanggol. Hinayaan ko siyang mamatay nang walang kalaban-laban. Inay, pakiusap po. Tanggapin na lang natin yung sinapit ni Vladimir. Huwag na tayong umasa sa hustisya sa nangyari sa kanya. Sana'y mapatawad ako ni na Edwin at Minerva sa nangyari sa anak nila. Tita, wala po kayong kasalanan. Hindi po ninyo kagustuhan ang nangyari. Walang awa yung mga taong pumatay kay Vlad. Ang lakas nilang paratangan ng bangira si Vlad. E samantalang mas masahod pa sila sa demonyo. Hindi natin masisisi yung mga pumatay kay Vlad. Wala kasi silang alam sa sakit ng pinsan natin. Ano ba kasi ang sakit ni Vlad, ha? Ang sabi sa akin ni Tita Minerva, mayroon pong kakaibang sakit si Vlad na kung tawagin, sanguinary ang vampirism. Ah. Sabi, sakit daw to sa pag-iisip kung saan ang isang tao mayroong kakaibang hilig na uminom ng dugo. Bata pa lang si Vlad, mayroon siyang ganong sakit. Ano? Pero tinago yun ang mga magulang namin dahil takot silang mahusga ng tao si Vlad. Kaya pala nung mga bata pa kami, kinagat niya ako sa kamay nung minsang mag-away kami. Pero kahit na ganun siya, hindi siya nakapatay ng ibang tao. So, parang ang vampira si Vlad. Oo. Vampira nga si Vlad. Pero isa siyang mortal. At lalong hindi siya kampo ng kadiliman.
Hindi siya yung vampirang madalas nating nababasa sa libro o napapanood sa TV. Pang-unawa lang ang hiniling ni Vlad. Pero hindi yun na ibigay sa kanya ng mga taong mapanghusga. Vlad, insana. Hindi ako papayag na hindi pagbayaran ng mga taong yun ang pagpatay nila sa'yo. Patawarin mo rin ako kung pati ikaw nadamay sa ginawa ko. Tama ka. Ako ang totoong vampira. At gusto kong gumanti tayong dalawa sa mga taong umapi sa'yo. Hiniwa ko ang puso ko para tumulo ang dugong magbibigay ulit sa iyo ng immortal na buhay. Ayan. Tumutulo na ang aking dugo. Ang aking vampirang dugo patungo sa iyong bibig. Ilang minuto lang. Magiging katulad na rin kita. Magiging isang ganap ka ng vampira. Kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Vlad, nabuhay ka muli. Serge, ano ginagawa mo dito? Nasaan ako? Nasa murgi ka, Vlad. Ang alam ko, pinatay na ako ng taong bayan. Ano ginawa mo sa akin? Bakit nabuhay ako muli? Binuhay kita. Ginawa kitang vampirang katulad ko. Hindi. Serge, sinabi ko na sa iyo noon pa na ayoko maging isang tunay na vampira. Oo, umiinom ako ng dugo pero hindi ko pinangarap na maging kampo ng kadiliman. Wala ka nang magagawa, Vlad. Dahil katulad na rin kita. Nagugutom ako. Parang gusto kong sumipsip ng sariwang ang dugo. Ito. Kunin mo. Isang malaking pouch ng dugo. Kinuha ko yan sa blood bank ng ospital. Doon sa bayan. Anong klaseng dugo ito? Malamang dugo ng tao. Baka. Sige na. Inumin mo na yan. Para lumakas ang pangangatawan mo. Oh. Ang sarap. Ganito pala kasarap ang dugo kapag isa ka ng tunay na vampira. Teka, paano ka nga pala naging isang ganap na vampira? Ano nangyari sa'yo? 2 years ago, noong mga ibang bansa ako noon para magtrabaho, naka-encounter ako ng isang vampira at kinagat niya ako. Ito pa nga yung kagat niya sa akin. Oo nga. Kita ko yung dalawang butas ng pangil sa leg mo. Kaya pala madalas may suot kang scarf. Pero alam ko, ang vampira ay namamatay sa sikat ng araw. Bakit ikaw hindi? Dahil alam na ng mga modernong vampira kung paano labanan ng sikat ng araw. Bagamat kapag nasa labas ka, kailangan mong magsuot ng shades dahil sensitibo pa rin ang mga mata natin sa sikat ng araw. Bakit mo ako binukay? Para makaganti ka sa mga tao nang huhusga at pumatay sa'yo.
Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita na makamit mo ang hustisya. Nay, mag-merienda po muna kayo, oh. Salamat, Grace. Kumain lang po kayo para magkalaman na yung sikmura ninyo. Hindi pa kasi kayo kumakain simula kanina umaga. Si Serge. Kanina pa po umalis. Ewan ko lang kung babalik pa siya dito. Alam niyo, Nay, sa totoo lang, mas nabiwirduhan ako dyan kay Serge kaysa kay Vlad. Ha? Eh, bakit naman, anak? Siguro si Vlad parang vampira kung kumilos. Si Serge naman, parang mukhang vampira. Alam niyo yun? Yung maputla, palaging naka-shades kahit nasa loob ng bahay, palaging nakasuot ng kulay itim. At sobrang bilis kumilos. Bigla na lang nawawala. Sa totoo lang po, parang iba ang aura niya kaysa kay Vlad. Bakit mo naman naisip yan? Ewan ko po, pero di talaga ako komportable pag kasama ko si Serge eh. Mas komportable pa akong kasama si Vlad kung tutuusin. Pura! Pura, si Goryo ito. Nandiyan ka ba? Si Mang Goryo? Grace, ikaw na magbukas ng pinto. Ah, sige po. Oh. Ah, Mang Goryo, pasok po kayo. Nandito po si Mama sa loob. Ah, ganun ba? Opo. Pura! Eh, Mang Goryo, bakit po kayo napadalaw? Eh, nagkakagulo ngayon sa morgue. Ha? Nawawala kasing bangkay ng pamangkin mo. Ano? Kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Wala na ang vampira sa barangay. Kaya magsa-celebrate tayong lahat. Wala na tayong problema! Eh, pero, Kapitana... Hindi, wala tayo. Oh, bakit? Nabalitaan niyo ba yung biglang pagkawala ng bangkay ni Vlad sa morgue? No. Eh, ano ngayon kung nawala? Ano? Bakit nga lang yun inaaling pura para takasan yung bayad sa pag-iimbalsa mo? Ay, baka nga. Alam ko, hindi pa na-iimbalsa mo ang bangkay. Eh, bakit ba pinaproblema mo yun? Oo nga naman. Eh, masama lang ang kutob ko. Paano kung biglang bumangon ang bangkay ni Vlad tapos gantihan tayo? Ano? Gagantihan? Ano yan? Magiging zombie? Baka nga maging totoong vampira na siya. Eh, hindi mangyayari yun. Sa horror movie lang yun, may ganun. Oo, oh, tama si Kapitana ito. Oh, basta! Tuloy ang selebrasyon! Tuloy, tuloy! Ba't naman kasi ang layo ng bahay ko mula sa barangay ulit? Buwisa talaga. Aba, may kumakalas ko sa talahe ba? Isirian! Diyos ko, kailangan ko na magmadali. Sino ka? Diyan ba ako natatandaan? Teka, Brad! Oh, Diyos ko. Tama ka. Patay na ako. Huwag ka lalapit sa akin. Lapit. Lumayo ka sa akin. Lumayo ka. Gusto ko lang ito ko. Sariwang ito. Tapos na ang selebrasyon. Magsiwi na kayo. Hello, sir. Na kami.
Ingat kayo sa pag-uwi, ha? Kapitana. Ay, linisin ko na lang itong pinagkainan namin. Tatapos eh, magpapahinga na ako. Oh, makalulong na naman ang mga aso. Wala naman ako dapat ikatakot. Dahil patay na yung vampirong si Vlad. Kapitana, sigurado ka bang wala nang dapat na ikatakot? Stretch! Eh, ginulat mo naman ako. Ano kailangan mo sa akin? Wala naman akong kailangan sa'yo. Pero si Vlad, meron. Ha? Kapitana Maria. Vlad! Pumano ka na buhay ulit? Pinagtataga namin ang katawan mo. Siniguro namin patay ka na. Patay na ako, Kap. Pero nagbabalik ako. Ha? Para sipsipin ang dugo mo. Hindi po kami matatakasan, Kapitana. Kung ganon, totoo mo mga kampun kayo na kadiliman? Talaga ba, Kapitana Maria? O baka mga katulad mong mapanghusgang totoong kampon ang kadiliman? Hindi niyo ako mapapatay. Hindi! Kailangan makakuha mo ng kutsilyo pang depensa sa mga halimong ngayon sa kusina. Kapitana Maria. Ay, Diyos ka po! Paano nakapasok sa bahay na ito si Vlad? Hindi na yun mahalaga. Ang importante, makapaghiganti ako sa'yo. Ako ang bahala sa matandang ito. Bitiwan mo ako! Maawa kayo sa akin! Sige na. Pag-iwan. Ikaw na unang sumipsip ng tubo niya. Sige, insan. Utulin mo na yung ulo niya para mas maraming dugo ang sumirit. Sige, sandali. Ayan, pinutol ko ng ulo ni Kapitana. Sige, Sarge, saluhan mo ako rito. Alam kong kanina ka pa natataka ko sa kanyang sariwang dugo. Kasaysayang tampok sa linggong ito. Sa isa na namang Gabi ng Lagim. Nay! Nay! May babalita ako sa inyo! Bakit, Grace? Anong balita? Natagpo ang patay kanina lang. Ha? Si Kapitana nga ay pinugutan pa ng ulo. Oh, Diyos ko. At sino raw ang may gawa? Nag-iimbestiga para mo mga pulis. Pero ang usap-usapan ng mga taga rito, dalawang bampira daw ang umatake sa mga biktima. Dalawang bampira? Opo. Eh, sino naman kaya ang mga naghahasik ng Lagim sa Barangay Sangre? Kami, Tita Pura. Search! Bakit ka nakapasok sa bahay? Ano na? Simple lang. Isa akong vampira. Anong sabi mo? Isa kang vampira? Oh. Totoo nga ang hinala ko sa'yo, Serge. Sasaktan mo rin ba kami? Siyempre hindi. Kamag-anak ko kayo. Hindi ko kayo sasaktan. Pero, paano ka naging vampira? Mahabang kwento. Siya nga pala. May gustong magpakita sa inyo. Tita Pura. Oh. Grace. Vlad! Vlad! Buhay ka! Akala ko patay ka na. Ay, salamat sa Diyos at buhay ka. Huwag ko kayo magpasalamat sa Diyos. Dahil patay na talaga ako. Isa na lamang akong vampira ngayon. Ano? Pero paano? Ginawa akong tunay na vampira ni Serge. Teka. Ibig sabihin, kayo ang pumatay kina Kapitana Maria at sa mga tanod? Oo. Kami ni Vlad ang salarin. Oh, pero ginawa lamang namin yun.
para makapagigil. Sarge! Vlad! Huwag kayong mag-alala. Iyon ang una't huling pagpatay namin ng tao. Nagkasundo kami ni Sarge na sariwang dugo ng hayop lamang ang iinumin namin. At naalis na rin kami dito. Magpapakalayo-layo na kaming pareho. Kaya huwag na kayong matakot. At saka kahit kailan, hindi papasok sa isipan namin na saktan kayo. Kamag-anak pa rin namin kayo. Blanche! Patawarin mo ako kung hinusgahan kita noon. Matagal ko na po kayong pinatawad, tita. At maraming salamat sa inyo. Kasi itinuring niyo kong anak sa ilang linggong pamamalagi ko rito sa bahay niyo. Pangako, hindi na namin kayo gagambalain. Grace, Tita Pura, magpapaalam na kami sa inyo. Bye. Bye, mga insan. Mag-iingat kayong dalawa. Dog. Sana naman, Gabi na Lagim! Mga nagsiganap, Jenalyn de la Cruz, Sana Villegas, Maynard Landicho Jr., Phil Cruz, at Chiqui del Carmen Amor. Naglapat ng tunog, Tempio, sa musika ni Buhoy Salonga. Supervision technical nina Eric Lucero at Bong Muyar, isinulat ni Chris Nasea, at sa direksyon Leonel